Hindi ka ba mapapahinga? Mapapaaral natin bukas. Okay pa naman ako kanina. Hindi pa naman po ako inaantok eh. Tsaka wala pong kasama si Mama. Kailangan mo rin magpahinga. Ano bang ginagawa mo? Hindi na ako bata. So, sa akin ka pa talaga nahiya? Eh, nakita ko na lahat yan. Ay, anak. May tiwala ako sa'yo na gagamitin mo yung pera sa tama. Huwag kang papatalo, anak. Susugalan ka ni Mama. Pag natalo ka, talo rin ako. Pero pag nanalo ka, panalo rin si Mama. Nak, pwede mo ba akong tugtugan? Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Sana naririnig mo ako. Mama, mag-graduate na ako. Nakakyat na ako ng stage. Kukuha na ako ng diploma. Lahat yun para sa'yo. Hindi kita pinatalo sa pagpusta mo sa akin, Ma. Mahal na mahal kita.
mahal na mahal kita, Ma. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay mawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Gloria Alcantara na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa uling hantungan si Gloria Alcantara, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanya. Tanggapin natin nang maluwag sa kalooban ang kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli tayo sa piling ni Jesus. Doon ay wala nang dusa, kalungkutan, kamatayan, kundi ang namamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Tapos na ang misa na alay natin para sa ating kapatid na si Gloria. Humayo kayo at pagpalain ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bago tayo tuluyang mamaalam sa ating kapatid na si Gloria, nais kong tawagin ang panganay niyang anak. Amanda? I'm always confident na magsalita sa harap ng mga tao. That's my job sa marketing, to stand in front of people to convince them. Pero this time it's different. Natatakot ako. I'm unsure kung kakayanin ko pa kasi wala na si Mama. The one person who always believed in me, who never gave up on me and continued to love me day by day. Kahit nagalit ako sa kanya, kahit nasaktan ko siya, kasi para kay Mama, ang pamilya ay pamilya. Walang sukuan, di ba, Mama? You see, my Mama, she had a knack for picking up broken things,
broken people, putting them together. Paunti-unti, pira-piraso, paisa-isa. And Mama made sure na hindi maging madamot of her time, of her resources, and most of all, of her love. Kaya naman sa mga natitirang oras na pinahiram sa amin para makasama si Mama, we also did the same for her. We healed for her. Kahit hindi niya na maalala kung sino kami, we held on to her promise that her heart will never ever forget us. Ganon niya kami kamahal. And even if at times we feel we're not deserving of that kind of love, Mama, I'm so sorry. I'm so sorry if I had been too tough, too harsh, too much for you to handle. At kahit na alam kong napatawad mo na ako, I still want you to know that I'm so sorry sa lahat ng masasakit na salitang nasabi ko sa'yo dati. And thank you, Mama. Thank you, because in spite of everything, you still chose me. You chose me, Mama, over your pain. You chose me over your own happiness. You chose me over yourself. To my hero and my teacher, my Mama, thank you for your unconditional love. And because of that great love that you have given us all, ang bawat umaga namin will always be a happy morning. Nakwento sa akin ng asawa ko, si Sandro, nung nagsimulang pumunta sa Neuro si Mama. Siya lang ang mag-isa nun sa bahay. Naunang umalis si ate, sumunod si na kuya. Ako na nga lang natira, iniwan ko pa. Kaya wala sa amin ang nakapansin na may sakit si Mama eh. Kasi madalas, wala kaming lahat. Sa totoo nga lang, inis na inis ako nung nalaman ko na may Alzheimer's siya. Sinisisi ko si Mama. Kung bakit ba kasi hindi niya sinabi agad. Eh di sana, nagawan pa natin ang paraan. Pero dapat talagang tinanong ko yung sarili ko. Bakit hindi ko man lang nakita? Bakit hindi ko man lang naramdaman na may sakit pala siya? Kasi busy ako. Ang iniisip ko lang yung sarili ko. Mga problema ko, yung mga issue ko. Mga bagay na ipinangkait sa akin. Nakalimutan ko si Mama at lahat ng mga isinakripisyo niya para sa akin.
mama ngayong may Alzheimer's. Pero ako naman at ang mga kapatid ko ang unang nakalimot. Sorry, Mama. Wala kami dyan ng mga panahon kailangan mo kami. Sorry, Mama, na hindi mo nasabi sa amin agad na may sakit ka kasi may mga problema kami ng mga anak mo. Sorry kasi hindi ka namin napagtuunan ng oras at pagmamahal noon. Pero dati lang yun. Tapos na yun. At alam ko, napatawad na kami ni Mama. Naniniwala din ako na naisulit naman namin yung mga natitirang oras namin para makasama siya. Alam ko na nga yata yung sagot sa palagi kong tinatanong sa Diyos kung bakit ba kailangan magkasakit ni Mama? Bakit kailangan na ang iksi lang ng panahon na nabigay sa kanya? Siguro kasi kailangan naming matutunan na pahalagahan ang mga oras na meron kami kasama si Mama at lahat ng mga mahal namin sa buhay. Kaya Mama, huwag kang mag-alala. Kasi hindi namin sasayangin ang panahon na meron kami para mahalin ang isa't isa. Hindi man namin maiwasang malungkot. Pero alam namin na kailangan namin tanggapin na maluwag sa dibdib ang lahat. Nababawasan rin naman ang lungkot namin tuwing naiisip namin na kasama mo na si Tatay. Mahal na mahal ka namin, Mama. At alam ko masaya ka dahil buo kaming pamilya mo. Naming makapangyarihan, inihahabili namin sa iyo si Gloria Alcantara na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng puong may kapal, ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo. Mag-alala sa amin. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Pero masaya ako kasi masaya na kayo ni Tatay dyan. Namin pahambayaan ang isa't isa.
Sulit kami, Mama. Wala pong makakatibag yung sama namin. Up. Front. Yan. Okay, one more time. Front. There's Spike. Kamusta si nanay? Ay, Doc. Doc, mataas yung BP ni nanay. 140 over 100. Nay, medyo mataas yung BP niyo. Iwas po tayo sa mga alat, ha? Saka sa mga taba. Ano pong pangalan ni nanay? Floor po. Oh, Flower. Atin nga ng heartbeat ni nanay. Ay, hindi. Sige, go. Ano? Check mo muna. Oh, anong problema dyan? Dito. Sige na, ako nang bahala dyan. Thank you. Okay na. Sige na, ako nang bahala. Ha? Sige po, sige. Hello. Magandang araw ho. Ako po si Paeng. Kahantaan ko kayo. Ako yung Agbak! Okay, ito eh. Rizy! Rizy! Ayan na! Sunny! Babe lang, daming tao. Babe lang. You want juice? Oh, sige, tara. Let's go get juice! Oh. Hi, Sunny! Oh, nakikita pa yun. Oh. Dito, Ken. Hindi lang kami yung juice, ha? Sige lang, sige lang. Very good. Kaliwa. Na. Babe, ay. Kain na. Food's ready. Lang. Kakain na daw po mga nanay. Po. Po talaga. Salamat, ay. Kabono ka na naman. Ano ka ba? It's okay. Tara na. Nakakatuwa sila sobra. Ang energetic kaya nila. Ako pinapapagod eh. Zell, dami tao. Okay na siguro, no? Oo, okay na. Asan si Sunny? Sunny, ayun! Sunny! Sunny! Doc, let's go. Ready na kayong dalawa. Ken, ang sarap ng pagkain. Thank you, ha.
Yan. Dito na po tayo lahat. Kamusta po kayo? Happy morning! Happy morning! Welcome to Happy Morning's Home Care Facility. Ito pong home care facility na ito ay binubuo po ng aming buong pamilya. Ako po si Amanda Allegre Cruz. Ako po ang manager ninyo dito sa Happy Mornings Home Care Facility. At kasama ko po ang aking bunsong kapatid si Lizelle. Siya po ang ating financial officer. Ito po si Sunny at si Sandro, pamilya niya po. We also have with us our music therapist, ang kapatid ko pong si Paeng. Woo! Magandang araw ho. Brother, siya naman po ang in charge sa wellness program natin, si Andre. Good morning! And this facility will not be possible if not for the help of my Dr. Z Cruz. Ang anak ko po, si Z. Hello. We also have with us our head caregiver, Ate Melba de la Torre. Forever na po siya mas namin. Si Ate Melba. We also have our consultant, Dr. Bautista, Doc. Yeah. And our head nurse, our chief nurse, Y. Yeah. Si Y po at saka si Z. Pero hindi po X. At syempre, kaya po masarap ang ating pagkain palagi at busog na busog at busog-busog ako talaga palagi. Ken! Katulad po ninyo, na-experience din naming mga alaga sa isang kapamilyang merong Alzheimer's disease. Our mom had Alzheimer's. But beyond the illness, meron po siyang iniwan sa amin. Yan ang napakalawak niyang pagmamahal. At yun po ang nais naming i-share sa inyong lahat ngayon po mismo sa kaarawan ng aming mama. Kaya mama, kahit nasan ka man, kayo ni tatay para sa inyo po ito. Ayan, at kasama din po natin ang aming Tita Lydia, Tita. Ayan na pala ang aming po. Tita Lydia, ang best po ng aming Mama Gloria. Dandan, Tita. Batang-bata po ang aming Tita Lydia. Taputan mo na. Hindi nga na. Strong and healthy. Ayan, kakantahan po natin si Mama. Ready, guys? Ayan. Tita, dandan po. Kanina. Okay. Excuse me. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sunny, Sunny! Sunny! Sabi nila, lahat tayo ay manlalakbay lamang. Dumarating tayong walang dala. Lumilisan tayong walang bitbit kundi ang mga bakas na ating naiwan. Hindi importante kung gaano kahaba ang ating nilakbay. Ang mahalaga ay kung gaano kalalim ang bakas na ating maiiwan. Dahil sa huli, kapag narating mo na ang iyong pupuntahan, hindi ang haba ng nalakbay, hindi ang layo ng narating ang susukatin sa atin, kundi kung paano tayo nagmahal.